kita yang nomor 3. A vegetable oil. After ng mantika, ilalagay natin ang bawang. So, after ng bawang, yung sibuyas. So, after na okay na ang sibuyas, ilalagay natin ang asin, kamatis. Kanais ng kamatis dito guys kasi malalaki siya, tapos kulang-kula. Ang ganda ng sabaw pag pula talaga yung ano, kamatis. So guys, gusto ko lang isiyan sa inyo. Pag nagluluto ako, gusto ko talaga yung itsura ng mga dumidis sa ano, para ang sarap sa mata. Yung ano, para nagsishine siya. Tapos nag-iiba yung itsura ng isa. Tingnan nyo naman, ang sarap talaga sa ano, sa mata. Tingnan. Na parami at ako nang lagay ng mantika. Matawa kami. Pero tutuin ko lang muna yung ano, kasi bawasan ko yung mantika na parami at ako. Ayan. So, ayan guys. Parang okay na yung ano. Nag-change na kasi yung color ng mantika. So, parang nag-reglas na because of kamatis. Ilalagay ko na ang ating chicken. Ako lang makakala. So, ito na yung chicken natin. Guys, ang chicken is nilagyan ko muna ng asin para ano, para makuha yung lansa or mag ano siya, ang tawag niyan. Manuot yung lansa ng sauce sa loob ng chicken. Ayan, ilagay natin ang chicken. So far guys, lahat tayo marunong naman talaga mag puchero, chicken puchero, or pork puchero, depends sa inyo, meron pwede din beef puchero, kahit ano na naman guys, kahit na ibon na puchero, sa puchero siya, ayan, ano nga tawag dyan, medyo isatay muna natin sa ano, sa ingredients para masarap ang lasa ng chicken natin, so, para lang sumuot yung lasa. Pabayaan muna natin guys, like, let's assist, 4 minutes. So guys, takpan muna natin para ano, para mag-simmer siya at manuot mo yung lasa ng ating ingredients sa manok. We'll be right back.
So ayan na guys, yung manok natin. So kukunan natin ng excess oil kasi bawal ngayon sa ating katawan yung excess oil. So nakuhaan ko na ng oil. So again, kukunin ko pa din yung sa top kasi yung oil andyan yan sa top. Ayan yan na pagbuka. Ayan, kukunin na lang, diba? Ayos na yan. Kasi marami talaga kanina. Lumalabas pa kasi yung oil ng chicken. So, kailangan natin kunin. Ayan, kukunin natin. Para marami pa siya. Actually, yan yung nagpapasarap. Pero bakit naman yung sabaw na puro oil lang yung hinihirap mo? Masarap pa rin yung parang natural na sabaw lang talaga. So, ayan, parang luto na yung chicken natin. So, ilalagay natin yung matitigas na mga ingredients. So far guys, yung tatawagin ko tong puchero overload kasi marami tayong ilalagay na mga ingredients. Ayan. Potato. Ano nga to? Pechay. So, meron tayong sweet potato, kamote, saba na saging. So, meron tayong ito yung tangkay ng itong tawag, pechay. So, mamaya ako na ilalagay ang chili natin para hindi siya masyadong maanghang. So, guys, let's go and put it on. Ayun, ganyan. Tapos, ito yung potato natin. Ilagay natin kasi siya yung matigas. Next is sweet potato natin. So, tinatawag kong overload to na na puchero kasi meron akong dalawang bagay na ilalagay. Kahit na isa lang sana, pwede na yung patatas. Pero may gusto din na sana may kamote. So, both na patatas and kamote. Tapos kasi hindi kami kakain ng maraming rice. So, kakain na lang kami ng mga vegetables. So, damihan ko na ng pagluto ng vegetables nito. So, ganyan yung tinatawag kong overload na puchero natin kasi marami siya. May ilalagay pa akong repolyo. So, meron akong pechay, meron din akong repolyo. Pero, nalulusaw din naman yan sila sa sabaw. So, merong repolyo at saka pechay. So, yun yung tinatawag na overload kasi maramihang pangmalakasang luto, guys. Pangmalakasang luto natin. So, ayan. So, lulutuin lang natin ang puchero. Lalagyan natin ng tubig. Lalagay natin ng tubig now. So, pakuluan natin para maluto yung patatas. Mainit na tubig yung nilagay ko para diretsyong kulo ko siya. Hindi na tayo mag-antay ng patagalan. So, kita nyo, diretsyong kulo siya. Hot water yung ilalagay nyo. Pero pag cold water, is mag-antay pa kayo nakukulo yung tubig. So, matagalan pa. Kaya mas maigi yung hot water talaga yung ilalagay. So, pakuluan muna natin hanggang maluto yung medyo half cook lang yung potato guys. So maya maya ilalagay natin yung sweet potato na naman natin. Yung mga matigas na ingredients natin. So close lang muna natin. Antayin natin like 2 minutes okay na yan. So tingnan natin. Pwede na sa siya ilagay yung ating yung ating sweet potato or kamote. So kamote,
Iba talaga yung kamote natin kaysa sa kamote dito. Mas matamis yung kamote natin dyan. Tapos maglalagay ako guys ng konting ginger. So, para hindi naman talaga siyang ano, yung ma-overall yung lasa, ma-ano nga, ma-sapawan yung lasa ng ating pochero ng ginger. So, konti lang. Tapos yung in the middle na lang ng pagluluto para hindi talaga lalabas yung ano niya, yung aroma ng ginger sa sabaw natin. So, may ano lang, yung mga, parang ano lang siya, bare lang yung lasa nila. So, ayan. Maya-maya ilagay natin yung saging after ng isang kulo pa. Isang kulo, yung bonggang-bonggang kulo, guys. Ayun. So, antayin natin kumulo ng bonggang-bongga bago natin buksan ulit at ilagay na yung saging. So, ayan guys, kumulo na siya ng bonggang-bongga. Ilagay na natin ang ating so, saging guys. Saging. Mga ano yun, mga advertisement. Saba ng saging para matamis konti yung ating sabaw. Sabaw guys, kasi yan ang talaga yung nagpapabuhay sa araw natin ng sabaw. So, takpan ulit natin at antayin natin maluto na silang lahat bago i-dump ang ating repolyo at saka pechay. Tapos-tapos na yun guys. Okay? But bago yon, ilalagay ko muna yung chicken cubes natin. I'm 40. Okay. Ito na yung chicken cubes natin. So, meron tayong chicken cubes from Nor. Meron din tayong vegetables. Cubes, but chicken ngayon ang luto natin. So, chicken cubes ang inalagay natin. So, ito guys, chicken cubes. Dump inside and close. And, tignan ako muna. Para mag-ano siya. So, i-close na natin. Wait for them to cook well all the ingredients. So, ayun guys. Lalagyan muna natin ng salt. So, dito ako maglalagay ng salt sa ano, para makontrol natin yung lasa. Ayun siya. Depend sa inyo guys kung ano siya gaano siya ka-ano, ka-salty. Pero gusto ko yung konti lang na salt, yung hindi siya maalat talaga. Ilagay natin guys, gusto kasi nila medyo may ano, may amang. So ilagay natin. So pag maglagay kayo na, kung gusto nyo yung maanghang talaga, na maanghang gusto nyo yung sabaw na maanghang, ilagay nyo to mga middle na ng pagpapakulo nyo para lumabas yung ano niya, yung spicy niya. So ako ayoko yung spicy talaga yung sabaw. Yung may touch lang ng ano, kagat lang ng ano, ng maanghang. So, panuto na kasi siya guys. Actually, luto na siya. So, ayoko yung maanghang talaga. So, ilalagay ko na yung mga, ano, mga, ang yung pechay at saka repolyo natin. Then guys, ilagay ko yung ano, yung parang buntot. Ano nga yung tawag? Yung pinaka, ano niya, pinaka ilalim ng, ano nga yung tawag, tangkay na ating, ano nga yun. Ano ni ganit? Chai? Chai. Chai di saya.
sariling petchay. Yung pinakatangkay ng petchay, tapos ito na yung hindi ito guys, maramihang repolyo talaga. To gusto kasi namin, may mga kinakain. Mas gusto ko pa yung mga ito guys kaysa sa manok at saka yung sabaw lang. Hindi ako talaga pala kain ng manok. So ilagay natin yung repolyo. Kasi luto na talaga lahat ng ingredients natin. So repolyo. Tapos sa top na yung petchay kasi maluluto na lang yung petchay sa mainit na sabaw guys. Para hindi lata yung ating mga vegetables. Ayan. I-close lang natin yan guys. Kasi maluluto lang yan siya. So ayoko kasi yung ano yung lata yung mga ingredients. So guys, ito close ko. Tapos ilagay ko sa top yung petchay natin. So top. Tapos, i-close lang guys. So that's all guys. And then, pag nakuha na kayo ng ano, ng sabaw, is, i-ano nyo lang siya, tuklapin. Luto na siya guys. So, maluluto lang talaga siya sa mainit na sabaw. Para maganda yung ano, yung kulay niya, tsaka yung lasa din ng ano, ng pinakain nyo. Tapos, andyan pa talaga yung kanyang mga vitamins. So guys, that's all. Ang the way na pagluto natin ng potato overload. Thank you so much for watching. Bye!